guys, welcome back muli sa ating YouTube channel, Miguel Up TV. So, binabati ko po kayo ng isang manigayang araw. Yung mga OFW natin at mga immigrant. So, today, dito naman tayo sa Ross Boulevard upang magbigay ng update dito po sa kanilang pagko-construction na ginagawa rito sa area na to. Kung saan yung mga column na gagawin nila rito at ayun po yung i-update natin at sisilipin natin. Yan, so ngayon nakikita natin dito mga kababayan. Yan, at wini-welding nila itong malaking steel casing at nagbabaon na rin sila rito mga kababayan, no? Nagbabaon na sila ng mga steel casing dito. Dito po sa Ross Boulevard at sako po ito ng Asiana. Ito po yung mga kaganapan dito sa LRT Line 1 Cavite Extension at dire-diretso na rin po ang kanilang pagko-construction at nakikita nyo naman mga kababayan halos dito sa area na to ay nagsisimula na rin sila at papunta na po ito ng papaklaran, ito pong way na yan diretso. So itong Ross Boulevard na southbound at nakikita nyo po sa pinakadulo doon po sa area ng Paklaran at nakatawid na po sa island yung mga column na meron ng pierhead. So, naabutan natin dito itong mga worker natin na gumagawa dito sa area na to. At mamaya sisilip tayo rin sa unahan nito, doon malapit sa City of Greens upang makita naman natin kung ano yung mga update doon sa araw na to. Halos dire-diretso na rin sa kanilang pagko-construction. At makikita nyo naman yung development ng project na to is totally at napakabilis na mga kababayan. Kita-kita na natin yung mga column at continuous na rin ang pag-i-install po ng girder doon sa may barangay Santo Niño. At kompleto na rin po yung parte ng Santo Niño, lahat po ng column doon if meron na mga kababayan. Doon naman sa may barangay Bakla, sa boundary po ng Lunggalo at La Huerta is tapos na rin po sila ron ang paglalagay ng mga column din. Mag-i-install na lang po sila ron ng rebar. Kung saan, doon sa area na yon, may update po tayo ron mga kababayan. So, check nyo na lang dito sa ating mga upload na video upang makita nyo yung mga kaganapan dito sa LRT Line 1 Cavite Extension at everyday at napakaganda. Halos may makikita tayong gawain na talaga namang kabang-abang at itong mga paglalagyan ng mga pierhead at piers kung saan itong mga column na to mga kababayan ay sinisimulan na rin nila rito sa area na to sa Asiana. At yan, nakita natin, nagbabaon na sila rito ng steel casing dito sa ilog. So, manggagaling po ron, mga kababayan, sa unahan na ito, sa City of Dreams. At makikita nyo po, puro column na ron na mayroon na pong pierhead. Kaya yung development ng project na to is dire-diretso naman sila rito ng pagko-construction. Ngayon, gamit itong Vibro. Vibro machine mga kababayan natin, oh. Ito. Ayan. Ini-install nila itong steel casing dito sa area na to. At sunod-sunod na po 'yan mangyayari rito mga kababayan hanggang sa maibaw na nila itong malaking steel casing para po sa gagawin nilang pangpundasyon. Kaya yung mga update natin dito halos totally napakaganda na mga kababayan. Itong build na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. At kabang-abang din po mga kaganapan sa everyday. Halos makompleto na po talaga. At ang inaantabayan na lang po ng mga ang project na to ay yung pag-install na lang po ng girder. Kaya samahan nyo lang ako lagi sa ating pag-update sa ating LRT Line 1 Cavite Extension. Don't forget to like and subscribe mga kababayan. Sa ganun, pahit na rin ang notification bell para updated po kayo sa bawat video na ating upload. So, pupunta tayo rin sa unahan na City of Dreams. Sa ganun, makita nyo po kung ano yung mga iba pang development sa project na to.
So tara, samahan niyo ako guys. Alright mga kababayan, dito na tayo ngayon sa City of Dreams. Ayan, kitang-kita natin ang bagong install na fairhead dito sa area na to. At dalawa na lang po talaga rito ang fairhead na, ay, itong column na wala pa pong fairhead. Is totally dito sa area na to kung saan may kita nyo po itong mga column dito ay meron na rin pong mga fairhead mga kababayan. Nung last update natin, hindi pa sila nakapag-install dito. Ayan, so dire-diretso na po dun. Ayan, sa tapat ng Novo at dito po sa tapat mismo ng Nova mga kababayan. No? Ayan, kitang-kita na natin dito. Ang kaganapan dito sa LRT Line 1 Cavite Extension is napakaganda. At napakabilis na mga kababayan, no? Dire-diretso sila sa kanilang pag-construction dito. At mamaya-maya, sisilip tayo rin sa unahan nito para makita natin kung anong development doon. Dito sa kabila. Dito guys, dito tayo. At kita nyo, eh, may mga scaffolding pa rin sila rito. Totally, dito sa area na to, halos may kita nyo. Ayan, kompleto na rito guys. At ngayon, ah, ito po yung pinakabago rito. Ang na-install nila today. Ayan mga kababayan, oh. Kaya bonggang-bongga talaga ang LRT Line 1 Cavite Extension dito po sa Parañaque, kung saan maraming barangay po ang nasasakupan nito na pagdadaanan ng ating railway viaduct ng LRT Line 1 Cavite Extension. So, samahan nyo lang ako at pupunta tayo rin sa kabila mga kababayan para may update ko po kayo sa kaganapan doon na ginagawa nila sa LRT. So, sama-sama lang tayo. So, tara guys. At ayan mga kababayan ko, no, nandito na tayo ngayon kung saan itong area na to, papunta po ng Coastal Mall at padiretso po yan ang Donggalo kung saan doon po yung mga platform doon na hanggang ngayon naka-steady pa ron kung sakali na tuloy-tuloy ang kanilang gawain doon para makapag-install din po sila ng mga rebar cage kung saan magsisimula na po ang kanilang pagtatrabaho ron ng pagkakabit ng mga poste mga kababayan. At sisilipin natin dito kung ano yung mga nagawa na nila rito sa area na to at hanggang doon sa dulo. At ayun, kitang-kita na natin mga kababayan, no? Halos lahat dito may mga column na rin dito sa area na to. At iisa na lang po ang wala ron. At galing po tayo ron mga kababayan sa unahan kung saan itong project na to na LRT Line 1 Cavite Extension is napaka the best talaga. Kaya solidong ano, proyektong ito ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang kaganapan talaga rito ay talaga namang inantabayanan ng mga kababayan natin na nag-aabang po ng bawat update natin. At halos lahat naman po ng area is napakaganda. May achievement na po sila at kitang-kita natin yung bawat activities nila na nagagawa nila everyday. Kaya tutok lang po kayo sa ating update kung saan iikot po tayo ng area na dadaanan po ng ating LRT kung saan parati po tayo nag-update at pinapakita ko po sa inyo yung mga kaganapan. Halos patapos na dito sa area na to at pag-i-install na lang po ng fairhead mga kababayan ang inantabayanan na lang dito at doon halos meron na talaga ron at may bago na naman silang install doon na fairhead mga kababayan. Kaya sa lahat po ng mga kababayan natin na naghahanap ng update dito sa LRT Line 1 Cavite Extension at ako nga pala si Miguel at andito po kayo sa aking channel. Don't forget to like and subscribe mga kababayan. Ayan, para tuloy-tuloy tayo sa pag-update at makita nyo yung development ng project ng LRT saan man barangay dito sa lungsod ng Parañaque. At makakaasa po kayo sa ating pag-update na makakita po kayo ng magagandang video dito sa atin sa YouTube channel natin. At ayun na nga, dito na yung mga magagandang kaganapan dito sa LRT is halos patapos na, nasa
60% na mahigit ang kanilang gawain, mga kababayan, installation na lang talaga ng girder. So, hanggang dito na lang po ang ating update, at don't forget to like and subscribe kay Migilab TV, at ingat po ang lahat sa atin, maging sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, ayan, mga immigrant at mga OFW. Stay safe po sa lahat. God bless. Peace out. Bye-bye.